benevolence God is good. Kung ang na-observe nga ang common denominator sa kadalang churches na akong nabisita ko, nakita, na-observahan na sinabi, ang church pwedeng gamitin sa Ginoo sa lahilahin na style, lahilahin na method, sa lalaking-lahing pag-pagkumala. Pero ang common denominator sa successful church is a church with a mission. Proverbs chapter 29 verse 18. Where there is no vision, the people perish. Kung walay vision, walay goal, di may mong successful. Anything, mawalay, and ang itawag at dreams for the future. Ambition is an art of seeing the invisible. Mawalay itawag, vision. Kung ako explain karo kung saan yung vision, kung saan yung mga vision. Close at low naman siya. Ang vision, kung tapat ka architect, ang mga nakita plan, plan, lay out. Ang mga nakita is just a plan. Pero sa architect, naka siya yung vision. Iyan na visualize ang building na i-construct. Yan ang na-picture out sa iyong mind ang terrace, ang design sa roofing, ang type of stones, ang gate. Pero sa tua, ako nakita, it's just the plan. Pero ang architect, iyan na-visualize kung sa outcome sa plan. Kung ikaw ang vision. Kung tapat ka o mga civil engineer, ang iyo nakita, sapat. Pero sa mga civil engineer, nakita na nila ang kulay. Estimated na nila ang structure of construction according sa ilang design, pero para sa mga sapat lang ito. Pero ang mga engineers, ilan ang na-visualize ang structure sa kulay. Muna ito, vision. Kung tapat ka o kanang landscaper, ang mga landscaper kami, kung buti dito sa labaw, People's Park. Ang iyo nakita kung ikala sa so, sa sagot na lugar, pampang, bakili, bato, may sa mali, kakumayan. Pero ang landscaper, iyan nag-visualize para siya ang nakita bilang sagot. Iyan ang nakita dali ang kapilis. Hindi magkita ang mga kumalo na damo, dali ang swimming, dali ang resort. So makita ito ang ikala na kung nagkitawag, visualize, vision, the art of seeing the invisible. Ang atong church ang ikala na vision. When there is no vision, the people perish. Thank you, Lord, na tinanatagari sa usaka vision-driven church. Natay, kailangan ito panataon na makita na ito ang future because vision is a bridge to the future. Natay, kailangan goal. Kaya kung ang church mawala ng vision, wala na siya basketball na wala yung ring. Ang sila dribble. Ang ilang funds, ang ilang income, ang ilang quota is just for the enlargement of the building. So, it's like, muna yung itawag nga, generational church. After 10 years, tayo mo nakita ang mga anak na muli. Dahil ang pastor. After another 10 years, ang mga apo ang nabuli. Sino na sa una? After another
wala kayong expand. Muli, itawag na ito ka, ang successful church, ang successful church, not so church, na nag-Efesyon. Baka na ito, kumuhin ka rin. Hallelujah. So, muna siya mag-ingala, kung wala Efesyon, ang church, maging kingless. There is no sacrifice. Okay? They look for comfort. And no destination. Si Jesus Christ, my vision. Matthew 28:19-20. Go ye therefore into all nations. What are you going to do? What are you going to do? What are you So tayo ni Jesus Christ, tingnan niyo mga disciple, paglakaw mo sa tingungo, kalimutan. Kung tayo imagine, may mo si Jesus Christ, kung saan ko na mo, maglakaw lang din. Tingungo, kalimutan ang iyong kinadress. Kung yan, di lang yung tingungo, kalimutan. Up to the outmost part of the earth. Kung pasagod, sa ganun, kung pinakasagod. So not as a vision, because not as a part of seeing the future. So karoon na natang nag-grass sa vision. And thank you Lord na dalawa sa Ginoo ani ang church. Salamat sa Ginoo. Wala ang Ginoo sa kadatang church na ako nabisitaan. Thank you Lord na dinigong ibuta. So ang ating vision ni Ina si Jesus Christ, go and make disciple. So huwag na nagsalig, huwag ka na magpaspay at tender. Naghihimo kita disciple. Kasi ang reason kung higala, nga lang mo suporta kung hapan ka sa church. Kaya itong tayo sa offering, dilili para sa dean's church. Kaya kaya mga maintenance, utilities, mga allowances sa pamapainery. No, ang atong support is para ang vision masustain. We are supporting the vision of the church. Wala ka na nandang natay kanyang tawag street preaching. Sige na mag-reporter street preaching. Huwag may nandalong rin. Kung ikaw na, kanyang disciple na nag-outreach niya, sila ang part sa vision niya naman, we are making disciple. Sa inyong pag-preach, kina-disciple ka na. Mag- Pag-ibo tayo station to the cross, pag-ibo tayo kulay ng drama. Nag-surrani, last station to the cross kay Pastor Kenneth, wala kang lalo isa. Sa katong ako, i-prepare ng ito, pag-ibot, Pastor Kenneth, pag yun ay kabalo yung mga tao sa church ba? Kanyang atong ibuhan para ni sila, di ilang ibang sa kalagay. Kanang kalag sa kadari na na, pero kanyang involvement, kanyang itong sacrifices, that is a preparation na maging mo kang true disciple of Jesus. Okay. So, importante kayo ang vision ng igala. Kaya kung wala yung vision, hindi mag-igala ang malapuso ng atuhang mga timuhan sa tinanong. Ako ihatag sa inyo ang illustration. Okay. Ang isko magkag-vision. Paglaro kayo kung nakapun na direk sa inyo. Tanaw na po ninyong try kung pag-abiyan ninyo ang inyong vision. Silipa ko ninyo sa gamay ng buo. Okay. Try. Silipa ko ninyo sa gamay ng buo. Okay. Ita ko ninyo lang. Okay. Maninong ka, Jesus? Hindi ko makita. Wala ko ninyo katulungan. Bisa ko sa ako sa kinabuhi. Ako pati yung panahon na kita nalusap. Yung mga crisis sa kinabuhi. Okay. Ialsa ninyo yung tigil na ipunitan ninyo sa inyong isa na kama. Sige. Ang tigil na kayo, okay lang. Ito lang makakatajoy. Sige. Follow ko rin. Okay. Ang barbala ko, sige, try. Kanaan niyo masama, may punita yung bangko ka. Normal yung vision lang. Okay. Kung sa'y resulta, kung imong pag-awiyan ang imong vision, kung saan nalang tuwag mo yung vision, okay, katong inyong kamot na bagati, silipa ko ninyo sa gamay ko. Okay, ready? Okay naman, okay, ready? Go! Hindi mo nakinigang ba? Ha? Sige, silipa ko ninyo sa gamay ko. Diba? Kasi kung sama, mag-inusama ko, tapos kinabuhay ka ng
silipa ko ninyo sa kamay mo, nanakot aking lupa mo. Salamat. Hindi naman mga people. Mauna ang effect kung wala na kayo vision. Kaya ginagawa pagay mong chance. Ipasilip pagay mong kamay. Kasi nalang mo ang mong vision. Kung ang imong vision clear at imong pagaw niyo, hindi na kamagawa. You cannot sustain long. You cannot sustain long pag wala na kayo vision. Now, what's your vision mo sa church? Check all the community na kuya. Because for all that time, matupad, gusto lang ninyo eh, sa inyong teenage, you have the time, you have the energy, but you don't have money. Teenage mo na, 18 years old, since you have money. Pag magtrabaho mo na, working age na nanay mo, then you have money. Okay? You have energy, want to get time. Ano magkatrabaho? Pero yung worse, pagka old age na nanay mo, hindi mo ang trabaho. In your old age, you have money, you have time, the problem, you don't have energy. So, kung sa malam, kung wala kay vision, imagine kay Nimona, si Brother Roy dito, nag-back up, itigulang na kaya. So, kung sa'yo, it's a goal niyo sa life. And si Paolo rin, ang sulit, ang Paolo, kasi, ha? Asan si Paolo? Uli na. Anastas? Oo, wala, nabinaw ka niya. Uli na! Huwag sumulit niyo sa mga pala. Anastas? Wala tayo. This is a great day. Huwag na tayo. Eh, do you think you can sustain that long of your age? Kapag wala kay energy. Ang imong mga alam na yung ikastuhan yung panahon, nahaminyo na, nabiyarap ka na ito na lang isa. Panayin ko, pag ikaw na lang isa sa pinagbuhi, ngayon, vision na kagamay na baga kayo ng rado, yung prostration sa kanan ng mga ito na gudyo. Really? Napakagirap ko dali sa church? Ako ba rin nalikot, ikaw ang kayo mo, ang kaila sa inyo? Ako ba nang alam sa mga? Mga importante nga na ating vision, kaya mabutang tayo makadesign ka na mag-grasp ka sa vision, but you have more energy. Karoon, napaka-energy, napaka-running, napaka-time. Pero mapupuntan ako, kung hindi mo i-grasp ang vision, kung higala, base makadesisyon ka, walang na kayong energy. Ano natin? Natin, vision din sa church. Pagkabot na ko din sa church. Si Pastor Arne, na hindi pa niya isang leader. Si Pastor Rolly, na buti, ang buhay. Ako ay direkto. Kami ni Pastor Kenneth, mga krumi sa City Network. No, mga kulit tao pa nila. But because we grasp the vision, 48 years ago, si Pastor Ivan Mitchell nakakita ng vision na iyang i-reach ang good world. Nakuha niya yung Pastor Mark Olson, nag-draft ng Pastor Mark Olson, nagkaroon siya vision na iyong ministry will go across the island. Pagkabot niya sa Davao City, may itala, nag-draft ng Pastor Frank kung sa itong 280 churches. And because of that vision, ang pinigong niya nakakuha sa vision. Wala, wag niyo ko ng mahal. Si Pastor Tony. Uy, pinakadatang ako sa unang, si Pastor Tony. Muna akong tutangan sa unang. Pastor Tony, naisikat-singkat ako sa unang nila. Nga, ang sakit sa church, jeep na kalimatan ko kaya dahil popular ka. Nga, ang sinulis ni Pastor Kiko, jeep mo na. Pag ako na yung gamit kasama ko, kaya sobrang agay kong gamit ng klas. At hindi mo yan ako rin sa unang. Ito pa niya sa mga building, mga bulingit mo rin mga nagway. Bulingit ka, pag-arapan na, may klasya sa ginaw. Naparang-arang. No? Si Ate Dignig, mo pa lang ang mutiyak sa unan na rin. I-alta mo. Pero tungkol kay nag-grasp na mo ang vision,
Dan setelah pastor kami sekali nanti impactin begitu saya cintakan kalian mau. Iya kalau impactin ini ke pastor Roli, saya ingin ke pastor Roli harus cinta kami yang tidak boleh disita. Hello, because of the vision kalau menjelaskan baru church. Atau mga church mesti criticize semua sa Lipolog City after 16 years. Kaya makita nila ng mga nearby ng mga taong dito na may fellowship mo. Wala na wala tungkol sa vision sa Diyos. Ang pakarabang nila. Hallelujah! So, wala ang magigala. Ano ito? Buti, ano ang pabiling na kami? I'm not saying na tanan ng mga store. No? Ikaw si Jesus Christ na follow me. Huwag sabi ko, dali mga store mo. Ikaw lang siya, follow me. Huwag pa sa mga igala, itutok na ito itong mga niya sa Ginoo. Oh, one day, you will grasp that vision. Wala na rin ang support. For that reason, na rin nag-hantap pa, nag-challenge ta, nag-flex ta, itugod sa atong vision. Ang atong patang ginahatag din sa church is not for the need of the church. That is, our support is to sustain the church vision. Para ma-sustain ang vision sa church. And until now, is a crisis. Kita lang ang church, no, minimum. Kita lang ang kilagan. Pero, nagpapata ng undang. Nakalanslong mag-alot ang despite sa pandemic, tumot sa vision. Kaya kung ang church wala vision, we will follow the easy road. Walang sacrifice, huwag kaya naman walang sacrifice. Pag once na kay vision, no matter kung sa craft ng life, because of that vision, we will reach that goal. Pag-tanti kayo na kay vision, kita ko din sa church, may mutang part sa vision. That is why we need to support. At ano po isuta ang kamigala ng Mother Church. Ano ang mother? Ano ang church? Itawag mo Mother Church. Yan ang subject around it's about the vision of the Mother Church. Maging mo na Joel 2:28. Ang old man will dream dreams. So, kung i-analyze pa tayo ba? Yan ang young man will see vision. Ang magkaroon vision, ang young man. So, bagay na kung nangyayang na nalaro na may vision, kinagawa na ako kung ang tigulang ang may vision, hindi niya makapag tinigulang naman. So, pangarap na lang sila. Kung mag-dream dreams. Pero ang young man, magkaroon vision, kay at the teenage, sa iyan po kaya na, ma-reach pa niya ang plano sa iyo, vision siya na. Okay? So, dito sa Mother Church, nag-itawag siya, Mother. Okay. Mother is sa Ginoo. Ephesians 5:25, husbands, love your wives, just as Christ loved the church. So, ang church, dipicture siya as the bride of Christ. Can you church, ihulagway na siya as pangasawa? In other words, babae. Ihulagway ang church na babae na si Jesus Christ ang lalaki. Na yung si Paul, no? I-preserve naman sa pure virgin para pagbalik sa Ginoo. So, ang church is, i-picture siya ng babae. Wala yung itawag mother. Okay? Genesis chapter 2, verse 15, i-create sa Ginoo ang lalaki. Pagkabot itong hinala sa 18, i-create sa Ginoo ang babae. Hindi na ilimog ko. Okay? Ngayon sa 15, God formed man. Pagkawag dito sa itin, God made the woman. Kung tumutanap kami na kung siya nakalahin sa form, sa name. Kibulpa sa Ginoo, o kibuhat sa Ginoo ang lalaki, niya ang babae, yan din, he made. So, what was that? Take time to construct. Tabulog niya, kibuha niya ang puso, ipihin mo niya ang babae. So, gusto niya kung babae sa Ginoo, sige sige, ipihin mo muli niya. Okay, so, anong babae man ang picture sa church? Kaya physiologically speaking, no, sa medicine, sa physiological, sa study of life, ang babae is an incubator. Okay, kung nakitawag siya may bahay na ay taguangkan sa Bisaya. Sa Tagalog, may bahay. May bahay sa sulu. Kaya ang babae niya ay, by creation, by default, according sa creation sa Ginoo, they are made as a receiver, not a giver. Besides na kung incubate, ang
the livelihood is generator, generates genes, genetics. Ngayon nga, generation, tulad sa Bible, no? Tanan na sulat sa genealogy, lalaki tanan. Why, babae? Why, babae? Israel is a main community of Judah. Tanan na lang yung karibon. Why, as tayo ng asawa? Asawa, ano yung pitro? Hindi, ito na yun. Ako. Kaya yung bako nga ni Sayo, ano yung mga asawa? Tanan. Wala yung mga lista. Kaya nga, lalaki. At lalaki, ito nag-generate. Sila nag-carry sa genes mo na kino, nahinat generation who will carry is growing. So nakatakaroon sa last generation. So, ang lalaki na ikala, pagbuhatan ng sperm sa babae, iyan i-incubate. Pag iyan i-incubate, then ma-produce ang life. Kung nga, ang babae, hindi siya ka-desire kung ang anak, babae ba o lalaki, no, kay XX chromosomes na siya, well, ang lalaki, X and Y chromosomes, nasa niya ang choice kung ang mga lalaki, ang iyan anak, babae ba o lalaki, eh siya lang ang generator, siya lang ang naghatag ng sperm. So, ang desire sa ginoos, babae, para ang lalaki makarelease ng genes, makarelease ng seed. Once ang lalaki makahatag ng seed sa mother chicks, iyan na incubate for 9 months, then after 9 months, another life, mahimo siya baby. So, 3 days sa mother chicks, tanan na ako ihatag sa lapit, kusog, kaalam, 19 kids na nasa chicks, anything na rin mong i-invest will multiply. Because ang babae is a receiver. Siya will duplicate. Kaya babae is only pag-igala ang incubator. Muna, bakit napansin niya ng mga babae? Pag gusto niya ng piso, pag-analyze na ng cheese. Kaya multiplier ng babae. No? Lagat sila opening na itawag na ko by design sa Ginoo, they are designed to create life. Subot pa sa kota. Nakanay pa ng men, mga lalaki, na naay calling sa Ginoo. There is a church kung igala i-incubate. There is like i-incubate any seed na ipunang sa mother church. Iyan i-incubate, then after sa incubation, i-lunch out siya as baby church. Walang tawag nga ako na ang babae is an incubator. Tanan na imong ibutang sa mother church will reproduce. That is by design, created by God, by default. Mauna na ang way sa Diyon. So kung nag-isod kayo, pagwala kay mother church. Isod kayo. Bago pa ka dali sa church, di pa ka connect na dali sa church, kaya kung mabalik ang Diyon, buha mo niya ang church. Kung Christian ka, pagwala kay mother church, kung sa halap ko ang inyong church, wala yung issue. Maabot ang time, panagwala yung ano mo. Ningkala, bukod mo ni Muslim pala. So, dili sa mother church mong ingkala, nakatagay mong ingkala para ang tanahan itong i-invest, mo reproduce. So, thank you, Lord. Kitang tanahan na hindi mong kabahin, nakatag vision ka. Siguro mong ingkala, nakatagay Malaysia, dito ka itong Thailand, dito ka itong ginalag Vietnam. Pero tanahan niya itong disupport din sa mother church na binagkaroon ng challenge na for Malaysia. Siguro niyo nga, kaya nagpuntahan na, magpasok ang mga nagpala, ibutan mo, mag-flex, magkuha ka papel karong Sunday. Ang pagkadaan sa Ginoo, Lord, pila ang ako ng amount. Sacrificially, because for there is vision, there is sacrifice. Diba? Pag nagkaigol, magkalip ko sa tama, tanan, magkalip ko, parang ito magkalip, that is vision. Okay? So, kung amount ang isang asay, hindi ko nagbutak din sa mother church. Pagbutak mo na din sa mother church, God's supporting the vision of the mother church. So, muna ang hindi ko tingala, kami mo na pastor, nakakita kami, nakakrask niya ng mga vision. Kung dagan pa din rin, hindi na hinay na ako. Lord, dahil siguro, maka-tell ka lang na rin. Pero, kung hindi mo na lang, daw ang future, kung saan ang future?
What's like the future of 20 years from now? That's not the problem. You learn that you can't afford. Kasi pag online ka na lang, kaya hindi ka kaya sa internet. Kung wala ka yung issue ng nagkala, one day, magkakala ka na hindi mo kinabuhi, parehan ni Ani. Ganaan ang inyong life. Sa asa na magkakali? No? Kami wala na mag-inip. Hindi na po kundin yung makita na yung fingers ka. No? Pastoran na, hindi ko nilip makita. Imundod siya. Ikot sila pa man. Ibutakan po siya sa Diyos. Ibutakan po siya sa Mother Church. O, pigil ba lang sa sarap? Asa na kami? Ako, hindi tayo kumundod doon. Siya naman. Kinakita na po ang vision. Ano sila ni Pastor Tony, ni Pastor Ernie? It's not over. The game is not yet over. Hallelujah. Huwag ka na humang ang dula. Napaigatahan ang dula sa buka. Tapalan mo anong ginamutakot sa syudad? Si Brother Roy, ibutak dito sa Surigao. Not because God leads him. At ang mga tao sa Surigao na tawag sa Ginoo, siya lang ang ihatag na tubala sa mga hilang sa mga tao dito sa Surigao. Siya ang answer sa call. Ang ingala ng Israel, ganun na ako si Moses. Matupas ako ng si Ginoo. God hears the cry of the people. So, nakita ang ilong sambali na tumagod ang kanay sa mga tao. So, gikuha na si Moses as answered prayer sa cry sa mga tao dito sa Israel. Sa ancient, I'm sorry. Si Jonah, kaya kung putang sa ginawa ko si Jonah, it's because God hears the cry, the utana ang nene. So, gikuha na sa ginawa si Jonah, nilita yung ginawa na nilata ng Jonah, ang nene na nilata ng tao na magdala sa tulong sa Ginoo. So si Jonah is the answered prayer sa cry sa mga tao dito sa Nineveh. Si Clyde at si Jonah is an answer sa pagkailang ng mga tao dito sa Surigao. And one day soon, the day is not yet over, ibalay ang iyong isin sa Nineveh. Mga ikalang, pwede na nakakagalikaroon lagahan ng ilang siyudad na base ikaw ang respond. Ang dilig mong pagtubag sa panawagan, makadalo ko sa mga tao na nagbulat sa iyo. Dito na lang ang ipin mo. Hallelujah. Sungi ka lang, karong rasa sa akong pagtapos. Masa yung plano sa iyo. Okay? At ako, sa tinunan na lang, hindi ko ganang sumuk-sumuk. Kaya na lang sumusunod kayo kasi kung respond ka sa panawagan, tulad lang sa sundo, kung hindi rin pangayaw sa Ginoo ang pananaw. Ngayaw sa Ginoo ang pananaw. Lord, give me a vision for my church. Gamit ang Ginoo, kung asa ko rin kaya ng gamito. Alam pa ka na ba? Thank you.